Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Ang sarap ng aking overlooking. Nandito tayo sa medyo, hindi lang medyo mataas, no? Talagang nandito tayo sa tuktok, no? Sa kabundukan na naman po mga kabayan. Nakita natin, ayun, no? At nandito din ako sa itaas. So ngayon po mga kabayan, meron tayong nakita, no, nakaraan na merong mag-ina, no, na may daladalang nilabhan po mga kabayan. At may mga kasamang dalawang bata yung mga kabayan, no, karga niya yung isa naman ay hawak-hawak niya. So ngayon, nagtanong kami at tinuro nga kami mga kabayan na nandito daw nakatira, ang layo nila. Imagine, doon sila naglaba, tapos ito pala yung tinirahan na dito, kaya tama yung sinabi nila na talagang napakalayo ng nilalakad nila. Kaya sa hapong ito, natunto namin yung kanilang tirahan, kaya tara, samahan niyo po ako mga kabayan. Mga kabayan, yung aming nasundan noong nakaraan, ngayon lang namin ito natuntun mga kabayan, kasi nagtanong-tanong nga kami kung taga saan yon, saan sila nakatira. Ang sabi kasi sa amin, doon malayong malayo, so hindi namin kaagad nahanap. So ngayon, finally nahanap namin at makita natin sila muli. Hello! Oh, di ba kayo yung nakita ko doon na mayroong daladalang nilabhan at may daladalang anak? Dalawa. Pero naging tatlo na ngayon. Dalawa lang yung nakita ko nung nakaraan. Tatlo pa yung anak namin. Ah, siguro ito lang ang nakita ko. Tatlo pala ang anak nyo. Ito pala ang bahay nyo. Hello, kuya. Hello, ate. Kumusta naman kayo? Teka, maitanong ko lang. Ano nga, nung nakita ko kayo, saan kayo galing noon? Opo kayo, kuya. Ano po? Nung may daladala kayong ano? May daladala kayo? Saan kayo galing noon? Mukhang mga damit yon. Ano po? Naglaba po ako sa ilog. Tapos? Pinakit po namin dito yung mga damit. Galing doon, papunta dito, nilalakad nyo lang. Nilalakad po. Oh my God. Ano pangalan ni Kuya? Ronald po. Si Kuya Ronald. Ikaw naman, ate? Myla po. Si ate Myla, ilan ang anak nyo? Tatlo na. Puro lalaki? Dalawang babae po. Ay, saan yung babae dyan? Ito po. Sa isang lalaki. Ito yung panganay. Sus ko, grabe, ang layo. Kumusta naman kay Kuya? Mukhang pagod na pagod kayo. Saan kayo galing? Natutulog. Natutulog? Saan kayo natutulog? Diyan po. O tapos bakit nakarating kayo doon? Saan kayo dumaan? Pumunta po dyan. Ha? Pumunta po doon. Bakit pumunta kayo doon? Tingnan ko sana yung kapayak po. Ah. Kumusta naman Kuya Roldan? Anong trabaho niyo po dito sa tuktok ng bundok? Nagtatanim po ng ano? Gabi. Ano pa? Saka ano, may saging po. Guyabano, saging. Gabi, wow, ang dami naman. Kumusta naman ang mga pananim nyo dito? Mabuti na po, malaki na po. Malalaki na? Opo. Wow, ang sipag talaga, no? Wala naman talaga kayong ibang gagawin dito kundi magsipag. Kasi kung hindi magsipag, paano na yung buhay? Paano na yung pagkain? Kumusta kayo? Nananghalian, mukhang may umuusok pa doon. Anong tanghalian nyo kanina? Bumili po ako ng isang kilo ng bigas. Tapos? Galing po sa biyanan ko yung pinambili. Tapos? Kaya, anong ulam? Ano lang po, kalamunggay. Malunggay po. Malunggay? Oh, malunggay. Anong sahog ng malunggay? Wala po, binibigyan po namin ng asin at saka ano. Bitsin? Bitsin po. Bumili kayo ng isang kilong bigas, ano na naman ang kakainin nyo mamayang hapunan? Iwan namin po kung ano yung kakainin mamay. Baka ano na lang po. Saging. May saging naman kayo? Opo. Hinog, hilaw? Hinog. Paano yung mga bata? Ha? Paano yung mga bata? Hindi sila maghahanap ng kanin? Pag minsan po sinasabi ko sa kanila kapag wala tayong bigas, huwag kayong hihingin ng pagkain kasi wala tayong. Oh,
Talaga nanghihingi sila, Ate Myla. Kailan pa naipaliwanag yung sa kanila na wala kayong bigas? Anong sagot nila, Ate Myla, pag yun ang sinasabi mo sa kanila? Sabi po nila sa akin, Nay, sana may ano tayong pagkain. Hindi naman sila umiyak, Ate Myla, pag wala kayong naibigay na kanin na hinahanap. Umiyak po kapag minsan kinakaya namin po kahit na ganito lang po yung ano namin, buhay namin. Tinitiis, Ate Myla. Nagtsatsaga kayo dito. Yun nga lang, alam ko yung iyak na yon, yung mga luha na yon, yung tipong nanay no, na sobrang naaawa sa mga bata na kung ano yung hinihiling nila, yung gusto lang kainin na hindi maibigay sa mga magulang, talagang masakit sa dibdib yun. Napakabigat, napakasakit, no? Lalo na pag yung iyakan ka na wala ka talagang maibigay, no? At lalo na ngayon ang sinabi ni Ate Myla na maglaga na lang sila ng saging para meron silang maikain, pero yung mga bata ay naghahanap ng bigas o naghahanap ng kanin. Kasi syempre, sa araw-araw, no, halos lahat ng oras ay yun ang kinakain mo. Parang syempre, sabihin na natin, gamitin na natin salitang parang nagsasawa din yung mga bata. No, nagsasawa. Dahil paminsan-minsan naghahanap din sila ng kanin. Kayo naman, Kuya Roldan, napaiyak na rin kayo habang umiiyak si misis nyo. Bilang isang padre de familia, syempre talagang kayo doble kayod, no, trabaho, paraan, kung anong idea na makita ng pera para mapambili. Tapos dumadating pala sa punto na minsan hinahanap sa anak nyo tapos wala kayong maibigay. Ano sa pakiramdam nyo? Na wala kayong maibiling bigas, wala kayong mailutong kanin. Yung pong nagpupuso lang po ako, kumukuha na lang puso yung pambili namin ng pagkain, kahit konti-konti. Sinasabi ko sa kanya po, huwag kayo na magiging ng bigas kay lola nyo. Ginaganong din. Parang inuutosan mo na lang, parang doon na lang sila kakain. Opo. Tapos kayo saging na lang. Opo. Oh my gulay. Kaya tama na yan, no, na nakadala mga babae ka na, tapos may isang lalaki ka na, at siguro tama na yan, huwag na natin padamihin yung mga bata. Kasi nga, hirap na nga tayo ngayon sa tatlo, pag nadagdagan, pag may apat pa, lima, lalong mahirap at lalong kawawa yung mga bata, Ate Myla at Kuya Roldan, di ba? So, siyempre, lalong sasakit ang dibdib natin, lalong hindi natin kakayanin yung sitwasyon pag nadagdagan pa yung obligasyon. Kasi habang maraming bata, marami din o malaki din ang obligasyon na hinaharap natin araw-araw. Diba, Kuya Roldan? Palakihin na rin yung mga bata, tama na. At syempre, kahit gaano siguro kalayo ng school dito, no, kahit gaano kahirap, alam ko kung gaano kahirap akyatin makarating na dito sa bahay nyo, pero kailangan talaga na tiis, no, tiyaga para yung mga bata kahit paano makapag-aral na makagraduate mo lang ng high school. Na pagdating ng panahon, makapagtrabaho sila ng medyo maayos-ayos na trabaho. No, Kuya Roldan ni Ate Myla, no? Okay, sige. Nandito kami, Ate Myla, and Kuya Roldan, meron kaming munting surprise sa inyo. Ate Myla and Kuya Roldan, may bigas na kayo. Pati groceries. Isang trinate dog o sa kanino ko bigay? Bigay ko na lang dito. Ay, tinuturo ni ano, ni lakay niya, ni mister niya kay ate daw. O, Ate Myla. Oo. Napaiyak si Ate Myla sa biyaya na tanggap. Salamat po. Ayan, walang ano man Ate Myla. Dasal lang. No, huwag mapagod sa buhay na ganito ang sitwasyon. No, kailangan nating harapin Ate Myla. Tanggapin natin yung buhay, basta magiging masipag lang tayo, no, at huwag natin kalimutan na makapag-aral yung mga bata para kung ano may yung buhay na naranasan natin ngayon ay hindi maranasan ng mga anak natin, Ate Myla, no?
Ayan, Ate Myla. Tinuturo niya sa'yo ko daw ibigay. Salamat. Marami po salamat yung binigay niyong po ng biyaya po sa amin. Akala namin po wala po nang binigay ng biyaya po. Ganun din po sa amin po. Kahit nag-alangkaanon kami ng puso po. Ganun lang po. Pinapasan ko lang po hanggang sa baba po yung mga kalakal namin. Iyon lang po. Okay, so walang anuman, ito ang mga biyaya na hindi inaasahan at talagang kusang dumarating. Kaya minsan wag lang tayo mawala ng pag-asa, basta mamuhay lang ng tuloy-tuloy, no? At magtrabaho, wag mapagod para sa mga bata. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal. Ma'am Hermes Indaijigo. And Sir Odis Indaijigo from Texas, USA. Maraming salamat po sa inyong ginintuang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng mahabang buhay. Upang sa ganun, marami pa tayong matulungan na gaya. Okay, magpa-ano po tayo ng ungot. Unig. Anong ungot? Yung unig po. Akala ko kulangot. Ungot. Buko. Opo, yun. Ayun, buko, ungot. Kayo, mga ito. Grabe no, ginanyan ko lang. Malinis na. Ang dali ba? Another day, another blessings. Blessings of the day.